siguro may nagbigay sa'yo ng inspirasyon, no? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo dito sa Isa Story TV, sa paglalakad ni Santino pauwi ng bahay kung saan hinabol naman siya ni Annika at kaibigan nito, nagdesisyon naman sila na kumain at dito nagkaroon na nga ng lakas ng loob ayain ni Santino na ilibre si Annika upang samahan kumain sa tindahan ng Pares dahil nga sa pagkakapanalo nito sa laban. Sige na nga, para makapagkwentuhan naman tayo. Ay, nako, bakit ba ako kinikilig at nagugutom? Dito, hindi nila maiwasan ang pagtitinginan nila sa isa't isa. Nabuko naman ni Annika ang kaibigan nito nang sabihin niya na labis na ito nag-aalala sa tuwing tatamaan ng suntok si Santino. Alam mo, nagkaroon talaga ako ng dagdag na lakas ng loob nung nakita kita. Samantala, nalaman na rin ni Colonel Suarez na involved nga si Don Mariano sa ginawa nilang raid at nabunyag na rin sa kanila na may malaking ulo pa nga na nasa likod nito na tanging kay Edwin nga lang malalaman nila. Meron pa tayong isdang malaki na hindi pa nahuhuli. Ito nyo mabuti ang investigasyon. Makailang sandali pa ay may ekstranghero nga na nagpunta kay Edwin upang bigyan ito nga ng babala na may mangyayari sa mga magulang ito sa oras na kumanta ito sa mga pulis. Habang nangako naman si Edwin na hindi nga ito kakanta na kahit anong mangyari. Hindi ako magsasalita dito sa loob. Yan ang sabihin mo sa amo mo. Maraduin mo lang. Habang nakita naman si Santino na mga kaibigan nito, nalabis nga nag-aalala sa mga pasa nito sa mukha. Anong gulo na naman yan? Basta wala nga to. Sige na. Anong wala? Ba't ganyan yung mukha mo? Kwento mo sa amin kung ano nangyari.